and the Red Buff, ayaw nilang pagkakayan. Itong si Camille na mga Snowball, Cascade B, a two-man grand entrance. Sige natin kung kanino mapupunta. Just she getting that level 2 na kagad siya rito, Yuko. Naprock na lang yung passive ni Camille dito. Flash forward, first blood being secured by Lex Bay Esports. Naku po, naka-double kill! Naka-triple kill pa nga si Joshy dito. Feeling good, that is not a good thing to see. Tinapo na lang bomba, nag-shield, Meron na naman yata tayo na isang matindihang Clash Mace is here and Body Slam is already there. Ito na yata yung Yuko! Nanakop ang nakatawad mo, Nakop, and Red Team was able to get that Ocean Dragon. Naka-double kill, then si Kuya mo, Gragas, and look at that Corki. Gamingin pa ako the burn. Will it be enough? Gragas, naku pa, nahula yung Hexic Ultimatum and that Gatling Gun. Will it be enough? Yes, it was. Naka-double kill na din. Hating buhay. Naku po, sino unang lumapit? Naku po, yun ang nga ng Hexic Ultimatum pa yung kami. Pag tumalo ng isang lahat, tatalo na. Ano lang gagawin mo ngayon, bro? Nawala ka na din muna. Dito, sayaw-sayaw. Nasa si Yasu being taken out by Arisen as well. Gragas, isang hit na lang. Nakita pa ni Arisen dito. Naka-double kill din si Akali. Ito, guess what? Magkakaroon naman tayo ng flash dito, Yuko. Anong enough? Biglang tumalon yung next play. Walang aalis, mga kaibigan. Lockdown muna kasi new normal dito. Last line, of course, Akali with that beautiful follow-up. Rampage na nga bigla dito si Ziggs. Na tactical sweep pa, naka-triple kill. Baka, oh, no. Ka pa dito ng mga kalaban ako po. Last breath connect, hindi ako dominating na kapigla si Camille dito. Na magkayari sa yung Ziggs, siya muna isang kapisya lang. Pero kung legendary na si Akali, naka-double kill. He is very, very low. Pero nakapag-flash out ng flash. Yun ang ginagawa mo dito. Tactical sweep ka nag-i-use by ng Camille. First blood being taken by that Corki. Nawala yung jungler, naka-double kill na naman. Reward muna bago tayo mag-start ng flash. Tactical sweep. So, engage mo lang, Joshy! Alam mo kung ano bang very close yung mga katawan na makukuha ng next
natin doon muna on this party. Pumasok bigla. Feeling ko nasa mali ka doon, Fioca. It was a nice try though. Instead, she got deleted in the map from a free hit lang. Kaya sa dito, eto na ang bug. Baka kaya pa ako may Twilight Shroud. The smoke, baka may doon sila dito. Alam mo kung ano dumutay yung mga kabakanggay din niya, guys. And dito, it's gonna be a full on C4. Alistar forced to flash away. Nagating gun. Less mana than he wants as we see an engage again here. Lumayo muna, nag-hexing ultimatum. Naku po, na-stun ata yung tatlo doon. Six gets. Sekinagro ngayon, pinifreed na lang dito ni Cornis Ezreal. Will you be able to go away? Naku po, nag-aambahan pa rin. Direct hit, nakuha lang isa. Pero nakuspray esports na nito ng grand entrance. Ginamit na. But it seems like they, kasi sana they do not want to fight. Pero mukhang they are gonna fight anyways. Si Ezra, unang nawala. Nag-hexing ultimatum. Lockdown na lang muna ulit. Walang aalis dito. Naku po, nakapag... As we see disaster going inside. It's definitely a disaster. Naku po, nagkataklisip ako. Nag-hexing ultimatum naman. Walang galawan. Nawala si Kaisa. Nag-umambang si Fioca. Pero kayo nahabol ni Camille dito. Walang galaw-galaw. Aliyop dito mga kaibigan. That's gonna be a kill going over to Camille. Nalito naman si Alistar. It's too late. Hinahabol ni Rakan. Dito naka-quickness. Mukhang wala. So, ayun lang. They really want to end this. That Hextech ultimatum will seal the deal. Na-ace na nga. Death Timers is up. And the grand champion para sa ating Wild Trip si Icon Series pre-season ay Next Bay Esports. Sweeping their opponents in Sunspark, still valiant effort. Pero ito na po ang champions. We have Joshi in the jungle. We also have Trulay in the mid.